Magandang araw po sa inyong lahat. Si Richard Handa po ito, ang negosyanteng Marino. So, ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung paano tayo mag-uumpisa sa stock market investing. So, kailangan po meron po kayong tatlong bagay na malaman bago kayo mag-start sa stock market investing. So, ano po itong tatlo? Yung isa po is mindset, madalo po yung strategies, tsaka patatlo po yung tactics. So, ano po yung mindset? Ang mindset po, yung proper mindset po, yung kapag sinabi yung malulugi ka sa stock market, hindi mo alam yung stock market, wala kang pera sa stock market, yun po yung mali na pananaw natin, yun po yung negative mindset po. So, kailangan maging positive po tayo na kaya nyo mag-invest sa stock market, may pera kang paggastos sa stock market, so, magagawa mong mag-invest. So, yun po yung mga positive. Huwag kayong mag-iisip ng mga negatibo na kailangan mo daw i-monitor ang stock market. Hindi po kailangan i-monitor po ang stock market. So, hindi po natin kailangan i-monitor kung nag-i-invest po tayo sa stock market. Yun po yung dapat nating isa-alang-alang. Yun po yung ating dapat isipin sa ating isip. Yun nga po mindset. Tamang mindset po yung ating kailangan dito. Isipin nyo na kaya nyo. Ako po, isa po marino. Malayo po yung aking nature ng work dito po sa gantong larangan ng stock market investing. So, nagawa ko po. Kayo pa kaya? Di po ba? So, ang iba, iniisip na malayo sila. Ako po, nasa barko po ako. Wala po ako sa atin. So, nagagawa ko po mag-invest na hindi minomonitor ang aking investment sa stock market. So, yun po yung mindset na kailangan. Talagang nasa proper mindset muna po kayo bago tayo mag-start sa stock market investing. So, padalawa po, kailangan po natin ng strategies. So, ano po yung strategies? Tatlo lang naman po yung ating basic strategies sa pag-invest sa stock market. Isa po yung buy and hold, peso cost averaging, tsaka market timing. So, isa lang po yung pipiliin natin dyan. So, kung baguhan po kayo, mag-peso cost averaging muna kayo. So, later on, pag kayo marami ng kaalaman, saka nyo pasokan yung market timing. So, ganun po yun. So, strategies. Huwag po kayong papasok sa stock market nung wala kayong strategies. So, yun po yung pinaka-importante. So, ang patatlo po is tactics. So, tactics po. Kasi yung iba, nalilito. Paano daw sila mag-open ng account kung nasa abroad sila? Napakasimple lang po. Meron po tayong mga kamag-anak, pamilya na sa Pilipinas. So, pwede tayo mag-assist sa kanila para makapag-open ng broker account natin. So, meron po tayong mga internet na. So, lahat ng information po nasa YouTube, nasa internet, sa Google. So, search nyo po doon. So, yun nga po yung tactics. Magagawa nyo ng paraan. Ako po, nagawan ko ng paraan. Nakapag-open ng account po ako nasa gitna ng dagat. Basta't may internet, may text lang, kaya nyo mag-open ng account. So, nakapag-open po ako ng account, ng broker account, kahit nasa gitna po ng dagat. So, yun po yung tinatawag natin tactics. Kailangan lagyan mo yung tactics kung paano ka makapag-open ng account. Marami pong paraan. Di po ba? So, yun lamang po. Sana po mag-umpisa na kayo mag-invest sa stock market. Huwag bukas. Ngayon na. So, mag-start po kayo sa learning. Napakadaming information sa YouTube. Paano nyo kayo mag-start mag-invest sa stock market. Meron din po akong tutorial series at tatlong video kung paano tayo mag-start mag-invest sa stock market. Panoorin niyo po yun. So, yun po yung way na yun po yung paraan para makapag-start po tayo sa pag-invest sa stock market. Ito po yung para po sa atin po lahat, sa ating Pilipino, ang pag-invest sa stock market. Kasi po, sumasabay tayo sa paglago ng ating ekonomiya. Lalo na po ngayon, year 2016, napakababa po ng prices ng stocks. So, chance na madami yung mabibili natin. In the future, lataas at tataas po yun. Over time, tumataas po yung stock prices ng mga company of stocks po. So, yun lamang po. Maraming po salamat. Sana po mag-umpisa na kayo sa pag-invest sa stock market. Si Richard Handa po ito, ang negosyanteng Marino.